wedding anniversary namin, we invited some of our married couple friends na naging bahagi ng buhay namin to celebrate with us. And share something about them. Makasawa na kayo sa mga best namin. Kaya hayaan yung pakiligin namin kayo. Pasayahin. At inspire. Check it out, yo. At kung bago lang kayo sa channel namin, don't forget to like and subscribe! Question, ano yung pinakamasayang memory nyo together? Hello, my wife Mayette and I have been together for more than 40 years by now. Because of that length of time, I cannot cite any particular incident or occasion that I can call the most memorable moment for us. But because I realized that it's not a matter of where you're going or what you're doing, but it's more of being together and enjoying your moment together. So, I can say that I have come to understand what God said when He said, it's not good for man to be alone, and so I'll give him a helpmate or a helper or a partner that is suitable for him. And as for my wife, all I can say is, God gave me you to show me what's real. What can you say? And as for me, I now understand what God meant when He said, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And I'm not desired. Wow! Siyempre, kung nakabasoy, no, pinasal kami ni Papa yung magkaroon kami ng tatlong supling. Yan, kayong tatlo. Di man tayo mayaman. Laki naman namin kayo ng maayos. Ikaw bilang panganay, nakita namin kung anong paghihirap niyo. Hanggang makatapos ka ng pag-aaral. Naging stage mother ako sa'yo. Pag modeling mo, anak, alam mo yan, di ba? Nagkasama tayo sa hirap at saya. Yung pag-uwi naman ni Papa, yung pag-aayos ng papeles niya, isang bonding na rin yun. May nung isang umalis tayo papuntang sa Taytay, then swimming to Taytay. Yan ang masasayang moment. Pagkakaroon yun ng mga anak, pagkakaroon namin ng mga apo, yun ang pinakamasayang moment sa buhay namin mag-asawa. Super ID na napakadaldal. Lumaki siyang super talino, kaya nga super daldal. Maging halapit kay Lord na turuan yung silang buhay. Napagpatuloy niya na sumunod yung the super twins. Misha and Gabri, hi! Here's Mama and Papa. Love you. Madaldal na rin sila. Yan ang masaya para sa amin. Sabi, wedding namin. Ano yun eh, long preparation na magkasama kayo. Tapos, nag-end siya sa isang araw na naging successful siya. Yun din yung naging concrete foundation as couple na nakabase sa Bible na. So, they are no longer two, but one flesh. Ayun. So, yung akin naman ang pinakamasayang memory is yung pag nagta-travel or nag-out of town kami. Kasi we get to see different places. Tapos yun yung pinaka-unwind namin from, after lots of work. And maraming food! And personally, my favorite memory ay yung memory! Sunset! And then, siyempre, lagi kami magkasama, lumalabas. Yung kami dalawa kasi, siyempre, pag mag-asawa na mahirap na kumuha ng time. Lagi na parang kumukuha lang kayo ng sandali. Pag tumatakas kami sa mga bata, para kami mag-shoot. Wow! Sa akin yung favorite memory ko yung kapag nagpapatagtag kami ng sa YouTube. Tapos nagre-reminis ng mga kanta. Tapos yung isa pa yung kapag may bagyo, stuck kami dun sa rooftop. Nandun ka sa taas, marirealize mo, baliwala yung mga pera kasi nandun ka na sa taas ng bubong eh. Of life and death na is ang most important thing na lang kapag na-stuck ka na dun sa ganang situation. Masaya kasi nandun ka sa side ng partner. Mm. Wala daw siyang masabi pero ang haba-haba. Our happy moments together. Mm-hmm. Being alone together. Being alone together. Chatting about our nonsense sometimes, or our past, and having coffee. The collections. Yeah. Kung paano mo ko niligawan? Ako ba? Hindi ba ganun? Ako ba?
Ayun. So, one of our happiest moments together is when we're just, you know, sitting and talking. For me, yung most memorable time namin together is yung nung nag-propose siya. First, kasi first time namin out of the country together. Second, it happened sa happiest place on earth kasi sa Disneyland yon with Mickey Mouse and other mascots. And third, kasi surrounded kami by family, friends, and even yung friends ko in spirit kasi may letters sila for me. Sa akin, ang most memorable yung wedding. Sa wedding, nandun yung aming pamilya, mga mahal sa buhay, andun din ang aming church, and most of all, God was there. Hi, Rain! Hi, Elaine! Happy anniversary! Thank you for including us in your vlog. Favorite memory together. So, we'll share two. One is yung before our marriage. Ano nga ba yan, honey? Ito yung our dates in Tagaytay when we have the place all to ourselves, walang traffic, walang masyadong taong sa restaurant, and then we can really, freely move sa Tagaytay. Yeah, I agree. It's actually a dating tip for everyone. If you want to enjoy Tagaytay after COVID, weekday kayo pumunta kasi all the touristy places and restaurants are free from crowd. Alam mo yun, kami lang talaga. So, mas romantic siya. After marriage, anong favorite memory nating dalawa, di ba? Siguro, I'll consider our first ever overseas travel because when we were still dating, we skipped that. So, nung kinasal kami, saka kami nagplano ng overseas travel namin. And that's in Osaka, Japan. So, we practically and literally walked kilometers and kilometers under the freezing cold of Osaka winter. So imagine nyo yung paglalakad namin ng mahaba na malamig at freezing. Sobrang lamig talaga at lumambot talaga ang aming mga paa dahil sa haba ng aming nilakad. But nevertheless, it was a wonderful thing. And we are actually looking forward to more travels. No? So after that, marami pa kami pintuhan. But yun talaga yung memorable namin kasi that's our first. And ayun, we're also celebrating our anniversary for the same month of June. So, celebrating with you guys. Happy anniversary! Most favorite memory ko with Anne is when we went to Zurich, Switzerland for 2 years. Actually, prior to that, I was tagged for a Germany role for 6 months. Unfortunately, na-cancel yung project. So, yeah, I remember Han calling me and informing me na hindi na tuloy yung project. So, we were very sad. But during that time, remember our prayer to Lord na if it's His will for us to go to Germany, He'll open the door. But if not, He'll close the door. Yeah, exactly. So, sobrang perfect timing lang talaga ni Lord na after 3 weeks, I got a confirmation for my new project that I will be sent to Switzerland. So, didn't just open us for 6 months, but for 2 years to have great memories also with the kids. So we can really see that His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. And the good thing is we were able to visit Germany for several times kasi sobrang lapit lang din naman sa Zurich. So ayun, happy anniversary, Rain and Elaine. God bless your beautiful family. Question: what do you enjoy doing together? Number one sa listahan, eating. Yun. Kasi masarap kumain, lalo na pagkasabay mo yung mahal mo. Tama. Loves mo. Siyempre. Habang kumakain, siyempre nandun na yung kwentuhan. Ang isang tumatagal, kami sakay na. Dahil doon sa sarap na kumain, masarap pang makipagkwentuhan. Correct. Pangalawa, we enjoy watching videos, TV series together. Kasi masarap di ba na may kasama kang nanonood ng mga pelikula, kung drama man yan or comedy man yan, di ba? Sabay kayong tatawa, sabay kayong iiyak, di ba? Tapos pag nakita mo na yung katabi mong umiiyak, pagtatawanan mo na. Yun. So, dapat may kasama ka habang nanonood ka ng mga pelikula. We enjoy that. Number three. Is yung singing, worship songs. Especially yung mga old classic songs na worship. Kapag gabi, ayan, kitara, tapos habang papahinga, worship kakanta, worship songs. Habang kumakanta, sasabayan niya ako.
Kasi alam niyo yung song. Yeah, yun. Eh, mostly, mga songs na yun, nakalakihan na namin. Kaya alam niya rin yung mahal. So, sarap mag-worship sa Lord, di ba? Na kasama mo yung mahal. Number one, eating. So, since the epidemic began, we still love eating, but sa home na lang. And secondly, we enjoy working out. We're here, our mini gym, we have our mats here, so we do exercising. And thirdly, watching movies, Netflix, Korean novellas, and we love traveling, but because of the pandemic, we can't do that. We love watching our son do his taekwondo. Say hi. So those are the things we enjoy doing together. Favorite bonding moment time namin together. Korean movie. Yes, okay. We love to watch Korean movies tsaka Korean drama. So medyo nagkakasundo kami sa mga ganung bagay. We enjoy it a lot, and especially Goblin. Goblin's yung number one is na favorite time at panood kami ng Korean drama. So, yun yung paborito namin bonding time kasi we're so busy sa work and then busy sa our house. So, the only time that we find each other na medyo nagkakaroon kami ng common interest is, you know, watching Korean dramas. Yun. Akin po, yung kumakain kami sa labas tapos namamasyal kami kasama ng mga bata. Yung sa akin naman po is gusto ko yung enjoy namin dalawa, yung sa church kami, nagdi-D-group, kasama kami sa ministry, na nandun lang kami sa church nagtuturo. Enjoy na kami doon, lalo na sa pagtuturo ng Word of God. Nakamasaya naming nagawa palagi. Happy anniversary! We are praying that God will continue to bless your marriage, and as you continue to raise up yung mga kids nyo, yung mga boys, we pray na God will give you wisdom, that they will grow in the knowledge of who Jesus Christ is sa buhay nila, and mag-continue yung blessing ni God sa inyong pamilya. We are grateful na meron kaming friends like you to journey life from being single, engaged, married, and now going family. Take care, stay safe, and miss na namin kayo. Enjoy this day kahit bahay lang muna ang celebration. Hindi na namin sasagutin yung tanong. Alam mo na yon, Elaine. Ingat kayo lagi, and we look forward na meet namin ulit kayo in the future with our other friends. Okay, God bless. Bye. Question! Ano yung nagustuhan nyo sa married life nyo or sa isa't isa? Ang nagustuhan ko kay Joanne, kasi kaibigan ko siya. We started as a friend. Yes. Tawag siya ng tawag sa akin dati. So, na-develop tuloy ako. Ang kawal nito. Tawag siya ng tawag. Uy, kawal ka. Okay, ikaw. Hindi, kasi nung recents pa lang kami daan na siya ng daan, sabi ko, sino ba itong matabang bata na ito. Yung pala mapapangasawa ko. Hindi, kaya ako dumadaan kasi sinabi sa akin ng kaibigan ko, may maganda daw na Joanne. May tatlo yung Joanne, hindi ko alam kung sino yung Joanne. Ayun. So, hindi pa na ako yung hinahanap niya. Ayun. Tapos, naging friends kami. So, over the years, ang tagal, naging friends kami. Kaya, parang nag-jive kami sa lahat ng bagay, magkasundo kami. Hindi katulad ngayon. Dati magkasundo kami sa lahat ng bagay, sa pagkain, in everything. So, tapos all na na-meet ko or nang nanligaw sa akin, siya kasi yung nag-accept ng faith ko. Alam ko na nag-agree siya sa faith ko as a Christian. So, isang pinakamalaking faith. Develop na siya sa akin. Sumagot na ako ng oh. Hello! Hi, I'm Erwin. Hello, I'm Margie. And ano ba yung nagustuhan namin sa isa't isa? I'm Ada! So, ano ba yung nagustuhan namin sa isa't isa? Ako, Margie is a single girl and we had lots of singing moments together. Sarap lang kasama sa mga dates. Enjoyable to be with. And it's one of the things that I love about her. What I love about Erwin is, simple lang. I'm a better version of myself when I'm with him. Hi! Hello!
So, yung question, anong nagustuhan mo sa married life nyo? Married life? Nothing. Sa akin, for me, in English, sige, Tagalog na lang. Nagustuhan ko siyempre yung pakiramdam na hindi ka na mag-isa. What issue na gagawin mo sa buhay, isipin mo, hindi lang ikaw. Isipin mo kung ano gusto mo niya to, okay ba sa kanya to. So, lahat ng kilos na gagawin mo, hindi lang tungkol sa ilang. Parang, you move as one. So, dalawa na kayo. Yun yung natutunan ko kasi, simula dati, siyempre, mag-isa lang, usual ako lang, ganyan. So, marami, maraming, tsaka adjustment medyo, matindi. Saka yun, ngayon syempre lagi ka na may aasikasuhin ako. Saka inaasikaso ka, saka meron din ding nag-aasikaso sa'yo. Yun. Nagustuhan ko kay Lyndon yung ano siya, kahit nung nandiligaw pa lang siya. Sa kayo nagustuhan ko kay Lynn is yung nakita ko yung pag-demonstrate niya ng effort to really care for her family, especially nung time nag-emergency sa kanila, where she asked people for help, raising funds, prayers. Ang pinaglaban niya, she just did not give up. Na-impress talaga ako pa paano siya magmahal ng pamilya. Wow! Ako ang nagustuhan ko sa kanya, yung maturity niya talaga. Lalo na pag-rap niya sa conflict. Ang galing niya mag-control ng temper niya sa pakikipag-usap. Which is napakadalang kong makita sa mga tao. Sa kanya ko yun nakita, kaya siya ang role model ko pagdating doon. Yan ang pinakahinahangaan ko talaga sa kanya. Bukod sa pogi, mabait, mapera, gano'n. Madali na, ikaw na. Ako, ano, bukod dun sa napakagandang paa ni Karen. Alam niyo, gusto niyo talaga sa kanya yung paa, hindi yung buha. Yan talaga yung na-inlove ako eh. Pero, syempre, malibat. Hindi naman talaga yung physical yung factor eh. Wow. Ang ano talaga, si Karen, sayang kasama, walang dull moment, talented, magaling kumanta, tapos syempre, witty, alam nyo naman. Masyado magaling sa mat. No, artist. Very creative siya in terms ng pag-express ng love niya, tsaka ng sarili niya. So, kumbaga, hindi ka mabobore na kasama si Karen. And napakagaling niya magparamdam ng pagmamahal. So, yun yung talaga nagpatibay nung ano namin. Nung wow! Pagsasamahan namin. Kaya hanggang ngayon, eto, magkasama kami and going strong. Siguro sagutin na lang namin yung sa married life namin. So, si YP, yung sasagot. Ano, ang nagustuhan namin sa married life namin is yung dumating yung dalawang bata. Masaya na mahirap, pero nag-i-enjoy kami dahil nakita namin silang malaki. Yeah, actually, masaya magkaroon ng anak. Lalo pag nakikita mo yung kakulitan nila, yung tao nila, yung saya yung nakikita mo sa kanila. Pero at the same time, mahirap din maging responsable yung magulang. Last question, ano yung pwede nyong maibigay na payo sa ating mga married couples? Pinakamahirap na napagdaanan po namin bilang mag-asawa, first 2 years po namin bilang mag-asawa. Siyempre, adjustment po sa financial. Nagsimula yung marriage namin, yung pagsasama namin na may utang kami hanggang sa nag-accumulate. Until 2018, naging maayos yung finances namin. Ibigin namin yung magagawa sa sarili lang namin. Kasama namin ang Lord sa tatagumpay namin sa finances namin. Hindi kami makapagmalaki ang sarili namin lakas o kakayahan. Kaya nakalabas kami sa ganong paraan ng pamumuhay. And masasabi namin na we are really blessed. Higit sa buhay ng nagsisimula kami. Masashare namin sa mga ibang couple na nagsisimula. Panatilihin niyo yung love triangle ninyo with the Lord. Huwag kayong dalawa lang yung nagmamahalan, isasama ni si Lord sa marriage ninyo, tatlo kayo, para mapagtagumpayan ng hatang isubok dito sa mundo. So, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Happy wedding anniversary po sa ninong at ninang namin. Naway pagpalain pa kayo ng Lord na higit ng siksik, liglig at tumaapaw. Alam naman namin na marami na kayong narinig ng mga advices sa mga kaibigan nyo, sa mga churchmate nyo about buhay mag-asawa. Sa amin siguro, ang masasabi ko lang, unang-una,
love God first. Tutunan natin mahalin ang Panginoon unang-una. The more na natututunan natin mahalin, magmahal na unconditional love sa partner natin. Na kung saan hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit at hindi na kailangan pagtrabahuan yung, kasi lumalabas siya naturally, hindi pinipilit. The more na ginagawa natin yun, the more na i-enjoy natin yun. May freedom, walang expectation. Of course, pagmahal mo ang Panginoon, He will give you wisdom para mag-adjust ka sa kanyang naisin, na ni-expect din. Yan. Hi! Hello? The best marriage advice na we could give the couples, know God, His love for you. Dapat you are completely secured, mm-hmm, na you are not finding your assurance. Alam mo yun, hindi mo pa hinahanap yung love language na kailangan ma-fulfill niya. Ang only love language mo is to love like how Jesus loves you. Yun yung love language mo sa kanya, siya din naman. Yes, exactly. Kumbaga, wala kang dinedemand na kahit ano. I agree kasi love language may expectation lalo. Kasi you expect. Sa akin naman is yung avoid nyo yung expectation. Kasi when you expect someone to do what you want them to do or to be like, dun kayo naapektuhan. Learn to accept one another, mm-mm, as they are. Yeah. Okay? I am not affected by what my character isn't affected by what she does or kung ano man yung gawin niya. I am secured in Christ. Yeah. I am not letting my circumstance define who I am. I let the Word of God define who I am. Yeah, that's true. Who we are. Seryoso na siya. Diba? Sabi nga sa scripture that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Jesus will not perish but will have eternal life. Ibig sabihin kasi na eternal life, hindi siya going to heaven. Jesus, sabi ni Jesus Christ, eternal life is knowing God and Jesus Himself. Exactly. So if you know Jesus, you have eternal life. And when you have that eternal life, wala ka nang kulang. In Christ, you are complete. Ganun lang kasimple. In short, dapat solid ang identity nyo in Christ. Bawat isa, solid kayo kay Christ. Para hindi kayo naapektuhan ng konting ano lang. Isipin nyo, magto 2 years na kami hindi nag-aaway, hindi nagtatampuhan, hindi nagkakainisan. Mm-hmm. Kung may inis man kami, siguro mga less than a minute, tapos nawawala ka agad. Mm-hmm. Seryoso yun. At hindi na kami naniniwala sa normal lang sa mag-asawa nag-aaway. Hindi na totoo yun. Why? Because that is not biblical. Wala ka makikita sa Bible, especially in the New Testament, na gano'n. And, yeah. Yun nga. Diba, yun naman. Hello! just live the word. Sabi nga ni Jesus Christ, if anyone who wants to come after me, he must deny himself, pick up his cross, and follow me. It's just simple. Ang importante is love the word, for the word of God is final. It is living and active. So you're not expecting people or your spouse, mm-hmm, to make you feel good. Yes. You love the person. Yes. Regardless. At dahil wedding anniversary namin, we invited some of our married couple friends na naging bahagi ng buhay namin to celebrate with us. Share something about them! Baka sawa na kayo sa mga fest namin! Don't forget to like and subscribe! So that's it! Thank you for celebrating with us!